CBT essential tools. Ano-ano nga ba yung mga kailangan natin para mapagbaklas tayo at makapag-maintenance ng panggilid? Una natin kailangan socket wrench na 1/2 yung size. Itong 22mm magagamit natin to sa segunyal. Tapos ito namang 19mm dito sa drive shaft. Pero yung mga ibang sizes nito, nagagamit ko talaga to. Hindi lang sa panggilid, pati sa ibang parts ng motor na mga kailangan baklasin. Tapos kailangan din natin ng 8mm deep socket wrench para naman yan sa CVT bolts. Malalalim kasi to, so minsan hindi kakasya yung normal na 8mm nakasama ng isang set ng socket wrench. Tapos kailangan din natin ng Allen key. 4mm, 5mm, tsaka 6mm. Usually nagagamit ko rito yung 5mm. Para naman yan sa mga Allen bolts sa CVT cover. Or pwede rin yung ganito na isang set na inko. Ito, mas marami kong napagagamitan ito. Meron siyang Allen key, merong screwdriver, tapos meron din siyang mga socket. Ito, nagagamit ko rin sa mga fairing, sa mga tornilyo, sa airbox. Sa case ni ADV, kailangan ko rin itong 8mm na open and close wrench kasi meron tong part na hindi maaabot ng normal na socket wrench. Itong 8mm ko na to is kasama siya ng isang set. Marami ding sizes dito na pwede mong magamit sa motor. Gaya ng 17, 14, 13. Tapos para mabaklas natin yung pulley set, kailangan natin syempre ng Y-tool. Itong dalawang maliit na to, isusot mo sa butas ng drive face para mabaklas mo siya. Ito pala sa mga Honda, BitClick ADV. Hindi siya kasya. So, ninipisan ko pa to, ginrind ko, para kumasya siya dun sa butas ng drive face. Sa clutch bell naman, kailangan natin ng flywheel holder, ito, para mabaklas natin yung nut ng drive shaft. May pang kontra siya. Tapos ito, magagamit mo rin to sa pagbaklas naman ng clutch assembly. Ganon din gagawin mo, higpitan mo lang siyang ganon hanggang sa kumapit siya. Tapos ito pala, nilagyan ko siya ng 3M na double-sided tape para hindi madadamage yung mga surfaces na paglalapatan niya kasi bakal to eh. So ito namang part na to is rubber. Para mabaklas natin yung clutch assembly, kailangan natin baklasin yung truck drive nut. Ito yung kailangan natin, 3941 na socket or yung ganito. Depende na sa inyo anong gusto nyong gamitin. Tapos sa clutch assembly naman, kailangan natin ng flat screw, pang 6 watt dun sa circlip. Tapos itong circlip remover tool, nagagamit ko sa pagtanggal ng clutch springs naman. Bubuka mong ganun, tapos pag ibabalik, ito rin gagamitin mo. Bubukahin mo lang na ganun. Tapos pliers naman para maikabit mo ulit yung circlip. After natin mabaklas, syempre, kailangan nating linisan. Ito naman yung ginagamit ko, either degreaser, gainer 8, tsaka K-Works na degreaser, or kumukuha ko ng gasolina gamit tong gasoline siphon. Syempre, kailangan din natin ng sahudan ng gasolina, tsaka lagayan ng mga malilinis na pyesa. Tapos ito naman yung ginagamit ko pang kuskos para matanggal ko yung mga dumi sa CVT parts. Tapos basahan, naritaso, pampunas ng mga dumi. Tapos kung gusto niyo man mas mabilis magbaklas kabit ng mga bolts and nuts, pwede kayong bumili ng impact wrench. Itong gamit ko, Inco, matagal ko ng gamit to. Inco impact wrench, 1/2 size. Tapos kung gusto niyo rin na standard yung mga higpit or within factory specs, pwede kayong bumili nitong torque wrench. Itong gamit ko is Flyman na 1/2 torque wrench tsaka 1/4. Matagal ko nang ginagamit to, never pa naman ako nabaklasan ng mga nut sa mga bolts. Kaya dalawa yung binili kong torque wrench kasi itong isa is 28 hanggang 100 plus yung range niya. Ito naman is 5 Newton meters to 25 Newton meters. Ito bukod sa CVT bolts na ito torque ko, marami pa yung napaggagamitan ko sa kanya. Drain bolt ng engine oil, ng gear oil, nagagamit ko itong maliit. Tapos ito naman, ito yung ginagamit ko sa panggilid or dun sa ibang parts na kailangan kong i-torque na sakto yung range niya. For example, yung pulley nut, 59 Newton meters. Tapos yung torque drive nut na 39mm, nagagamit ko siya, 54 Newton meters naman. Tapos sa drive shaft na 49 Newton meters. Tapos lastly, ang gamit kong high temp na grasa is ito, Gainer 8 High Temp Grease. Maganda yung quality nitong grasa na to. Kahit 2,000 kilometers na yung tinakbo, kulay blue pa rin siya. Yung mga tools na pinakita ko sa inyo, lagay ko na lang yung link sa description. Para kung gusto nyo kayo na lang mag-maintenance ng motor nyo, pwede nyo orderin na lang yan sa Shopee.